Uy, nandiyan pala kayo. Sa sobra kong ganda, mga kaibigan, mga kahay, napahaba yung video ko. Ayun, tuloy. Pinutol ko siya. Ginawa ko ng dalawa. So, welcome to my part 2 and pasensya na. So, at least marami na mabuti mo papupulot na aral dito. So, again, please subscribe to my channel kung gusto niyo pang makita yung mga ganitong content. And of course, click that notification bell para palagi kayong notify. Para sige na, okay? Hi there! My name is your friend and welcome to Hayof. Hey mga kahayof! Nandito naman po tayo para sa isa ng mga vlog and iba naman yung pag-uusapan natin ngayon. Today's vlog is all about paano natin i-design yung condo. Number 5! Lima, pang-lima. Cinco, pang-cinco. Correct. Cinco, work within your budget. Ano bang kaya mo? So, think. Okay, if yung project started on September, ano po yung mga nangyayari sa September? Like, may plan. It started on September. Sabi ko, so September, October, November. So, I have 3 months, like the last quarter of the year. So, kakailanganin ba na matapos agad siya yung 3 months? Pag hindi naman po pwede, hindi kaya, wag pilitin. Kasi again, it will be, you have to base on your financial capacity din, di ba? Kailangan ba ng oras mo? May oras ka ba? Yung pera din, may laman ba yung bursa? So you have to consider as well. So kung kaya ba yung, ang design ba to? Mahal ba to? Ang design ba to is, bagay ba to sa ano ko? Kasya ba to sa pera ko? Ganun. Kaya ako naging minimalism yung peg ko. Konti para clean, konti para minimalism. Zen lang na type of design. Kasi gusto ko walang masyadong walang mga gamit. No? Masasayang lang yung oras. Again, multi-purpose. Kasi na marami. Sa isang bayad lang, marami ka nang magagawa. So, yun. You always have to consider that. Yung budget mo din. Kasi kunwari, bumili ka ng tatlong furniture pero gumawa ka ng isa or bumili ka ng isa na maraming gamit, nakasave ka na sa dalawa. Sa dalawa na sana nabibili mong furniture na ang purpose lang naman na sa-serve na nag-isa. So, ganun ang isipin mo. Always have to be matalino sa mga bagay-bagay ng brain moves, sabi nga ni architect Lian. Austria. Narunod ako sa YouTube. Anyway, going back to my topic and tips on how to design your dream home or your dream pad or yung home sweety home mo. Number 6! Pang-anin! Sa ace! Okay, number 6. In buying appliances, fixtures. Gagawa ka ng fixtures, papakonstruct ka, napapakustomize ka, and furniture, you always have to measure. Nung una, nang gumawa ka ng measurement, layout, etc. So ngayon, may pera ka na, may budget ka na. Pupunta ka na ngayon ng mga bilihan ng appliances, sa mga gamit. Excited ka. Very excited. You always have to bring pang-measure. Palagi ko itong dala. At yung dalang-dala ko ito palagi. Bakit? Di ba you have already in your mind or you have the list of your measurements or layout ng apad mo. Sometimes, oh my God, ang ganda ng couch na to. Ang gagawin ko niyan, measure. Shucks! Hindi siya po pwede. Pero you have to ask, pwede ba ito makustomize, palitan? You really have to think that way. Like, the other day, bumili ko ng ref. I have only a 22 by 23 or 22 by 25 space. So, ang hinahanap kong ref, yung 23 by 23 o 23 by 25 lang na area. Hindi ako bibili mga 2-door na parang cabinet na parang aparador na singlaki. Kasi hindi siya, one, hindi ko siya need. Hindi ko siya kailangan. Pangalawa, walang space. Ang kailangan ko space lang yung meron lang provided for me na 23 by 25. You always have to think and buying appliances. Kailangan ba siya at saka okay ba siya sa space? Kaya ngayon, ang ginagawa ko, inaayos ko muna lahat-lahat ng mga bagay-bagay dito bago ako bumili ng appliances, bago ako bumili ng couch, kasi gusto ko nandyan na lahat.
pang last na yon. So you really have to prioritize anong nauuna. Ayun yun ako, of course, bed. Kaya mayroon akong bed. Iba vlog ko pala, pero mayroon akong bed. Dahil kailangan ko matulog. Do I have the rest? Wala pa. Hindi pa dumarating. Do I have the couch? Wala pa. That's why my bed is already also may upuan. It's multi-purpose. Diba? So, marami pong mga bagay-bagay. Like, wala pa akong luto. I mean, may lutoan na ako. Pero hindi pa ako nagluluto kasi I don't have the kitchen yet. So, bumibili muna ako sa baba ng pagkain. So, ganoon yun. You have to be practical. You really have to know ano yung kailangan, ano yung basic, ano ba yung... Yeah, that's the term. Basic. Kasi nga, I'm for the minimalism. So, basics. Balik tayo sa basics. Ano ba yung mga dapat? So, again, measure. Palaging i-measure natin. Hindi pwede yung ganun-ganun lang, dangkal-dangkal o lipa-lipa. No. It should be accurate. So, if you are, kung ma-inch ka, go with the inches. If ma-CM ka, go with the CM. Tapos, kung medyo nalilito ka, kasi yung may mga appliances na may dimensions, may mga mm, cm, always have to search conversion cm to inches or mm to whatever yung mga ganun dimensions. Pwede mong gawin yun para hindi ka nalilito. Okay? So you have to consider everything, the height, the weight, yung lapad, yung haba, yung kapal. Ganun siya palagi, mga kaibigan. So you have to be precise. Magkakasya ba to? At tapos ang gagawin mo pa, if you're going to buy an appliance or a fixture or fixtures or kung ano mong magamit-gamit, you have to put an allowance. Mag-allowance ka ng konti. Kunwari, yung space mo is 35 inch for the couch. Hindi na yung ibig sabihin bibili mong couch 35 inch talaga. Kasi ang pangit naman yun, masyadong literal na siniksik mo lang siya for the sake of having the couch. Maybe you could get a 20-inch couch. At least meron kang allowance, diba? Para hindi naman siya masyadong crowded, ang living area mo or receiving area mo. Or like, on my bed, nagpalagay ako ng around 10-inch na allowance. Para ginawa ko na siyang upuan. See, it's an extra space na may malagyan ko ng water. Nandito yung kandila on my side or may phones while I'm charging. So, because of this bed. So, palagi ako nagbibigay ng allowance. And also, the allowance will give you, yung allowance na ano, parang at least may ano, of error. Kunwari, nagkamay ako, ano pala siya, kulang pala siya ng 2 inch. So, at least kung may allowance ka, swap pa rin. Nandun ka pa rin sa ano, sa pupwede. Kasi ang pangit na yun, bibili ka ng mga gamit at pagawa, tapos babalik, papaayos, magastos. Number 7, and this will be the last pang ito. Numero 7, create a timeline. Guys, you have to create a timeline. Tapos, kasi, ipapaayos mo yan. Ipapaayos mo lahat. Ako kasi lahat customized. So, ipapaayos ko. Ang ngayon, pandemya. This pandemic. Like, yung gumagawa sa akin ngayon, hindi siya masyadong nakakapagtrabaho because dalawa lang yung helper niya. I mean, dalawa lang yung trabahante niya dahil of the COVID. So, then, ang mga nagtatrabaho sa kanya, umalis muna, pumunta sa mga probinsya dahil niya natakot ng COVID. So, hindi pa muna nakabalik ng Manila para magayos, magtrabaho. Merong dalawa bumalik, ayun naman ang nagtatrabaho ngayon. So, sa dami ng gawa nila, maraming ginagawa nila, sabi ko, Kuya, please i-rush mo na lang muna yung bed ko kasi kailangan ko lang makalipat and I have to stay here na. So, yun ang ginawa. So, may gumawa ko ng timeline. Okay, Kuya, contractor, every 15th, dapat may na-releasing ako na bago. Sige, yun ang deal namin. So, sinasama ko yan sa timeline. Okay, 15, I will have maybe the cabinets, or I have the wine rack, or I have the kitchen ready. In the 30th, I will have this, etc., etc. So, until na matapos ko siya. So, for my timeline, I guess, nakikita ko siya na by, sana, end of December, matapos ko na siya, or may bigay lang ako ng, mag-alap lang ako ng extra, maybe until, tawag dito, January. So, we have to,
create a timeline. Kasi malay mo, busy ka din, or busy yung contractor mo. Wala problema sa mga bibili ng mga appliances nandiyan. So, sobrang dami ngayon ng mga appliances na sobrang nagmumurahan na. 50% off, 20%, 30%, sobrang dami. Natitempt na nga akong bumili, pero I have to stick with my plan na kung ano yung kailangan lang yung bibili ko at saka yung process kasi nga may timeline ko. So yun, yung mga bagay-bagay na kinukonsider ko. And I just hope sa 7 tips na to on how to design your dream home ay makatulong sa inyo. Bigay ako ng bigay. Kaya, wait lang. Makatulong to sa inyo na para pagandahin ang dream home nyo. So, I just hope that I was able to give you mga hints pa paano siya i-design, paano siya gagawin, at paano siya i-plan out. So, maraming salamat and thank you for joining with me. And, yeah! Hi there! Hi you! Thank you for watching the part 2 of the vlog, the tips on how to design your dream home. So, napahaba yung usapan natin. So, napahaba yung mga kwento ko, di ba? Ano ba naman? Pero anyway, that one thing sabi ko is based on my experience. So, at the same time, learning from your experience. So, pasensya na. Pero sana marami po kayong nakuha at pulot ng mga aral. Yung mga tips ika na. But anyway, so if you want to know more or kung gusto nyo mga iba't ibang content about Condo Living, just comment down. Tapos, of course, follow me here. Hi, you is my channel. Hi, you! And, of course, on Instagram, it's your friend at EUFRANDA and also in Kumu. So, maraming salamat. Maraming salamat, mga kahalis. Thank you so much.